Hi guys, welcome back on my YouTube channel. On this video, meron na naman tayong sisilipin na upcoming na NFT game. Ito yung Meta Fighter. Pero bago tayo magsimula, Karketero, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe. Then click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload na video na pwedeng pagkakitaan online. At laging tatandaan, ang perang pinaghirapan ay laging iingatan, kaya always do your own research. Tara, simulan na natin ito. Alright, so guys, magbabalik ulit tayo sa pag-review-review ng mga NFT game. And itong NFT game na to is magra-run siya sa Binance Smart Chain Network. Okay? And ang pangalan ng kanyang token is NF. Alright, so wala pa yung contract address dahil papalabas pa lang kasi ito. So siguro pag natapos yung kanilang IDO, then i-release na nila yung kanilang contract address, and para makaiwas din ito sa mga gaya-gaya. Okay, yung mga nang scam. Anyway, so itong si Meta Fighter is para tong Street Fighter. So yun yung pinaka-concept nitong NFT game na to. Okay? So ito yung kanilang mga fighter. So makikita nyo rito yung kanyang power, health, mobility. So ilan pa lang ito yung kanyang fighter, no? So parang madali siyang ma-adapt at maaral yung mga skills nito. Okay, so tignan naman natin yung kanyang Mega Fighter Futures. Okay, so meron itong Arcade Fighting, World Map, and Arena. Okay, Game Mode. Okay, meron niyang Fight to Learn. Okay, and meron din siyang Fight to Earn, no? Free to play nga pala ito, guys. Free to play. And of course, pag free to play, wala kang, kumbaga, wala kang magiging masyadong benefits dito. Yung makapaglibang ka lang. Pero kung mag-i-invest ka rito, bibili ka ng token, and yeah, yun, bibili ka ng NFT niya, dun ka lang magkakaroon ng gain dito. Okay? So, yung free-to-play nito is 1 versus 1. And yung play-to-earn naman nito, meron siyang 1 versus 1. Okay? And meron naman siyang 3 versus 3. Okay? So, yun yung pinagkaibahan ng free-to-play sa play-to-earn. Meron tong tournament din. Okay? And then, pwede mong i-level up. And dun nga pala sa XP niya, yung XP magigain mo is meron siyang equivalent na para siyang mamumultiply. Kagaya nyo, kung mag-hold ka ng 50,000 MF token, so yung XP magigain mo is magiging 1.5 times 1.5 siya. Then, pag mas mataas yung i-hold na MF token, mas mataas yung XP na magigain mo. So, yun yun. So, ang kagandahan, pag mataas yung XP mo, of course, yung NFT is magiging mas malakas compared doon sa mas mababa yung kanyang XP. So, ito naman yung kanilang team and advisor. Yung kabuuang team nila is meron silang 3 back-end devs, 3 2D artists, 3 3D artists, 2 blockchain devs, 2 animators, 2 managers, 2 testers, 3 community managers, and 1 PR. So ito sila, guys. So meron diyang ito, tingin ko Indian to. Okay, pangalan pa lang niya Sandeep. Okay, siya yung Trust Swap Advisor. So ito yung CEO and founder, si Serkan Doman. So check nyo na lang, guys, itong mga taong to. And hindi ko pa sila nakikita sa AMA. Okay, so ito yung mga kabuuan ng team. So galing, parang galing sila sa iba't ibang bansa. So normally galing lahat, karamihan is galing sa Europe. Parang ganun ang pagkakabasa ko sa kanilang mga pangalan. So ito naman yung kanilang, ito naman yung backers, no, ng Meta Fighter. So isa sa pinakamalaki rito is tong Oxball. So dyan nagaganap yung IDO. Okay, ito yung Trust Swap. Malamang dyan tayo magsaswap ng kanyang token.
Okay, ito pa. So, NFTB, yan din. Nagre-release din yan ng mga upcoming na mga NFT. True PNL din. So, medyo malalaki yung kanyang backers and partners. Okay, so guys, tignan naman natin yung kanyang roadmap and yung tokenomics. So guys, ito yung kanyang roadmap. So yung quarter 3 2021 tapos na yan, quarter 4 2021 tapos na yan. So nandito na tayo ngayon sa quarter 2 actually. So ito yung quarter 1. So natapos na yung smart contract audits and deployment, token generation event, token listing on DEX, listing on CoinGecko and CoinMarketCap, NFT fighter minting and selling event, battle and online coding, UI integration and first version release, world map and first fighting arena release, blockchain in-game integration, token and NFT staking platform release. So ito na yung next quarter 2. Okay, so basahin nyo na lang yan guys. Okay, and by the way guys, yung kanyang mga link, importante yon. So ilalagay ko dyan sa baba ng video, dyan sa description, tingnan nyo na lang guys. Okay, para hindi tayo mapunta doon sa mga maling website, no? Lalo na sa mga Telegram and Discord. So tingnan naman natin yung kanyang tokenomics. So guys, ito yung kanyang tokenomics. Yung total supply nito is 1.5 billion. Okay, as I said, ang pangalan ng token is MF. Then yung listing price nito, kapag lumabas na siya sa mga DEX, is 0.015. Ang pre-sale nito is parang 40 centavos lang. Okay, so swerte yung mga makakauna rito. And medyo solid din yung team nito guys. So ito yung kanyang kabuuan ng tokenomics. So ito yung kabuuan ng tokenomics. Yung 5.33 is para sa advisor, yung 10% para sa team, yung 7.33 para sa community airdrop. Ah, meron nga palang airdrop to guys. So lalagay ko din yung link dyan kung paano kayo magkakaroon ng airdrop. Okay, susundan nyo lang naman yung mga instruction doon. So magbibigay sila ng 2,000 MF token and 3,000 naman doon para doon sa mas maraming magiging invite. Okay? And 7.33 development, 8% seed, 23.33 rewards, 4% SEC liquidity. Ibig sabihin ng SEC is a centralized exchange. Okay? So hindi natin alam kung aling kasi ang Binance, centralized exchange yan. Yung UB, centralized din yan. 4.27 operation and legal. 2% DEX liquidity. 4.67 IDO. And 13%, so hindi naka-specify. So tingin ko yan yung para sa game. Okay guys, ito yung complete details ng tokenomics. Yung seed niya is 0.0080. Yung private A niya is 0.0100. yung private B niya is 0.0110. yung IDO naman niya is 0.0130. so yun yung price niya, no? Kumbaga yung pinakamababang price niya bago mag-launch yung mismong game. Okay, and ang kagandahan dito is naka-vesting, which is hindi kagad ito ma-withdraw. Okay, so ang vesting niya is para sa team is 12 months. Okay, then daily vesting over 24 months. Then yung community airdrop 1 month cliff, then use on demand for community engagement. Possible ito, i-release lang nilang airdrop token kapag na-release na yung game after a month. Parang ganun yan. So yung advisor 6 months naman. Okay, and then monthly vesting over 18 months. So medyo matagal nila bago mailalabas yung mga token. So medyo makakaiwas ito sa rug pull, kumbaga. Okay, so ito yung DEX, ito yung SEC rewards operation legal. So yan yung kabuuan details guys. And
Para sa further information dito, yung mga links, important links about Meta Fighter, ilalagay ko dyan sa description. Check nyo na lang yan, guys. Okay, guys. So, hanggang dito na lang muna ang ating pag-review dito sa Meta Fighter. Alright, guys. Thank you so much for watching. Doon nga pala sa ating mga new subscriber at solid karketero. Maraming maraming salamat po. And I will try my best na yung mga NFT na paparating is yun yung maunang may review natin, okay? So para makasabay din kayo doon sa mababang price ng token, okay? And try my best na makahanap tayo ng mga NFT game na hindi mararagpul. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. God bless ating lahat. See you on my next video. Goodbye.